Kamusta po kayo, mga ginigiliw ko pong taga-subaybay? Narito pong muli tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas po sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Marami sa atin ang humahanga ng malabis sa mga kagandahang taglay ng ating kapwa. Ngunit may mga pagkakataon din naman na naririnig natin na ang kagandahan ay panlabas lamang at ang mahalaga ayon pa sa iba ay ang kalooban. Ngunit paano kung maging ang kagandahang ating nasasaksihan ay lubhang mapanlinlang at balakyot? Halina't atin pong tunghayan ang tampok po nating kwento sa pagkakataong ito na ibinahagi po ng isa rin nating masugid na taga-subaybay na tatawagin natin sa pangalang Bernard. At ito po ay pinamagatan nating balakyot na kagandahan. Ayon kay Bernard, noong mga panahon daw na iyon ay 15 taong gulang pa lamang siya at kasalukuyan nag-aaral bilang isang third year high school student sa isang pribadong paaralan. Nag-iisang anak lang daw siya, kaya naman halos lahat ng gusto niya ay naipagkakaloob ng mga magulang niya sa kanya. Hindi naman daw siya spoiled dahil sa may pagka-istrikto ang kanyang ama. Ngunit pag-aamin ni Bernard ay may kapilyuhan daw talaga siya noong mga panahong iyon. May kalakihan daw ang bahay nila sa Quezon City, kaya pinagawa daw ito na parang apartment at ipinahati sa tatlo ng kanyang mga magulang at ginawang paupahan ang dalawang pinto. Sa unang pinto ay dalawang matanda ang nangungupahan kasama ang dalawang anak nila na nagsisipagtrabaho na. Ang sumunod na pinto ay matagal daw na nabakante, pero makalipas ang mga 3 ay may umupa na rin dito. At dito na nagsimula ang kababalaghang kanyang naranasan. Ang umupa daw sa 2 pinto ay mag-asawa na sa tansya niya ay bago pa lamang ito nagsasama. Sapagkat ayon kay Bernard ay lubhang bata pa ang babae, nasa mga 20 taong gulang pa lamang iyon sa tingin niya. Ngunit ang lalaki ay may edad na, nasa mahigit 40 anyos na daw iyon marahil. Kaya nga nung una ay nakala niya mag-ama ang mga ito. Madaling makatawag ng pansin ang babae sapagkat maganda ito. At ganun din ang kutis niya na balingkinitan ang pangangatawan. Kaya nga una pa lamang daw niyang makita ito ay hinangaan na daw niya talaga. At pag-aamin pa ni Bernard dahil sa kabataan niya ay madalas daw niya itong pinagpapantasyahan. At malinaw daw sa kanyang imahinasyon ang magandang mukha nito, ang mapupungay na mga mata at mapupulang mga labi na ayon pa sa kanya ay napakasarap na dampian ng halik. Mahaba din daw ang tuwid nitong buhok. May pagnanasa siya kay Melody. Minsan, isang umagang papasok na siya sa kanyang paaralan ay nakita daw niya ito nagwawali sa harapan ng kanilang pintuan. Magkatabi lang ang pintuan nila, nasa gitna ang bahay nila Melody at pintuan naman nila ang nasa dulo. Tulad ng nakagawian niya ay nagsasalamin siya sa side mirror ng nakikiparadang tricycle na nandoon sa harapan nila. Pagtingin niya dito ay nakita niya ang isang matanda na kapareho sa damit na suot ni Melody. Kuba na ito sa katandaan at nagwawalis. Nang alisin niya ang tingin sa salamin at muling ibaling kay Melody ay hindi na niya makita ang matanda. Naguguluhan siyang napakamot sa ulo at kinusot pa ang mga mata sa kanyang nasaksihan. Ngunit hindi naman niya iyon binigyan masyado ng importansya. Naisip niya na dala lang iyon marahil ng hilig niya sa panonood ng mga katatakutan sa mga programa sa telebisyon. Kinahapunan pag-uwi niya galing ng paaralan ay napansin niya si Melody na nakaupo sa mahabang upuan sa loob ng inuupahan nilang bahay. Pagdaan niya sa may pintuan, may binabasa daw ito. Binati niya ito ngunit tila hindi daw siya narinig, kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglakad.
Pag-akyat niya sa kanyang kwarto ay may pumasok na kapilyuhan sa kanyang malikot na pag-iisip. Bagya niyang iniusod ang kanyang kama at binutasan niya ang kahoy na sahig ng kanyang kwarto sa tapat ng pinakabanyo nila Melody. Sapagkat ang kanilang mga pinauupahan ay tanging ibaba lamang at walang itaas. Ang mga itaas na bahagi ng kanilang paupahan ay sakop pa rin nila at karugtong ng kwarto nila sa ibaba. Matapos niyang mabutasan ang sahig ay muli niyang ibinalik ang kanyang kama. Kinaumagahan ay hindi siya pumasok. Nang tanungin siya ng kanyang mga magulang ay sinabi niyang may sakit siya. Nang hipuin nila ang kanyang noo at leeg ay napansin nga nilang mainit ito. Pareho nagtatrabaho ang kanyang mga magulang at sabay na umaalis sa umaga. Ang tatay niya ay empleyado ng munisipyo habang ang nanay naman niya ay may pwesto sa palengke ng Munoz. Nang makaalis na ang kanyang mga magulang ay mabilis siyang bumaba at isinara ang pinto. Muli siyang umakyat sa kanyang kwarto at mabilis na iniusod ang kama. Alam niyang umaga na liligo si Melody. Inalis na rin niya ang bawang na inilagay niya sa kanyang kilikili. Dumapa siya sa sahig at naghintay. May kalahating oras siyang matyagang naghintay. Talagang desidido siya at tila sabik sa mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa ay pumasok na si Melody na may dalang tuwalya at damit na bihisan. Biglang kumabog ang dibdib ni Bernard sa sobrang pananabik. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso kasabay ng pagbukol ng kanyang harapan. Isa-isang inalis ni Melody ang suot na damit. Nang tanging mga panloob na lamang ang natira ay grabe na daw ang nararamdaman ni Bernard. Naayon pa sa kanya, kahit wala na ang bawang sa kanyang mga kilikili ay mas matindi pa ang init na nararamdaman niya ng mga pagkakataon na iyon. Paglalarawan pa niya sa kanyang sarili ay halos tumulo daw ang kanyang laway. Ang buong akala daw niya ng mga panahon na iyon ay hanggang doon na lang at maliligo na ito. Ngunit lalo daw ng laki ang mga mata niya nang tanggaling lahat daw ni Melody pati ang kanyang mga panloob. Halos mapasigaw daw si Bernard sa sobrang tuwa nang tumambad sa kanya ang hubad at magandang katawan ni Melody. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Nag-umpisa na daw itong maligo. Masayang pinagmasdan naman ni Bernard ang bawat ginagawa ni Melody na ayon pa sa kanya ay hindi niya matandaang kumurap man lamang siya. Nung nililinis na daw nito ang bahagi ng kanyang ulo ay bigla daw siyang nagulat at nawala ang lahat ng pananabik na nararamdaman niya na ayon pa sa kanya maging ang bumubukol sa kanyang harapan ay tila biglang nawala ng gana at umurong sa nakikita. Unti-unti daw nalalagas ang mga buhok nito at tumpok-tumpok na bumagsak sa sahig ng banyo hanggang sa tuluyan na daw itong nakalbo. Kapansin-pansin rin daw ang mabilis na pagbabago ng balat nito. Nangulubot itong lahat at ang balingkinitang katawan nito ay mas pumayat pa at bumaluktot ang likod. At lalo pa daw siyang nahintakutan at tuluyan ang nasindak nang makita daw niya ang tenga nito na lumaki at tila humaba na ayon pa kay Bernard ay maihalin tulad sa tenga ng duwende na napapanood niya sa mga palabas. At tuluyan na niyang inalis ang pagkakatitig niya dito nang tumingala daw ito at tila nag-inat at nakita daw niya ang mga labi nito na kung dati ayon sa kanya ay masarap dampian ng halik, ngayon ay nagbibitak-bitak na pinapalibutan ng mga nagdidilawan at nagiitimang mga ngipin na maliliit ngunit ayon kay Bernard ay lubhang matatalim at matutulis ito. At ang ilong daw nito ay maayos-ayos lamang daw ng kaunti sa ilong ng kalabaw. Hindi daw siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan, ngunit hindi rin daw siya maaari magkamali sa kanyang mga nakita na ang una pa daw niyang pagkakasabi sa sarili ay halimaw si Melody. Kinahapunan nakarinig si Bernard ng mga sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan. Hindi niya iyon agad binuksan. Tinanong niya muna kung sino ang nasa labas ng kanilang pintuan. Nang malaman niyang nanay niya iyon ay lumuwag ang kanyang pakiramdam. Agad naman siyang kinumusta ng kanyang ina
ukol sa kanyang nararamdaman. Nangipuin ito ng ina ay inaapoy ito ng lagnat na tuluyan ang pagkakasakit niya. Kaya sinabi nito na iiwan siyang sandali upang bumili ng gamot. Ngunit hindi siya pumayag at sinabi na ang ama na lamang niya ang bibili pagdating nito. Ayaw niyang maiwan na mag-isa sa kanilang bahay. Kinagabihan pagdating ng kanyang ama ay pinakiusapan ito ng kanyang ina na bumili ng gamot sapagkat hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Bernard. Mabilis naman itong sumunod. Nang makabalik ang kanyang ama ay agad niyang ikinuwento sa mga ito ang kanyang nakita. Tumatango-tango lamang ang mga ito ngunit alam niyang hindi ito naniniwala sa kanya. Ayon pa sa mga ito ay dala lang marahil di umano ng kanyang mataas na lagnat kung kaya't kung ano-ano ang sinasabi niya. Hindi na ipinilit pa ni Bernard ang kanyang mga nasaksihan. Kinaumagahan kahit mainit-init pa siya ay sinikap niyang pumasok sapagkat ayaw niyang maiwang mag-isa sa kanilang bahay. Ngunit mauuna rin siyang umuwi kaya naisipan niya magsama ng kanyang mga kaklase at alam niya kung paano niya mapapapayag ang mga ito. Niyaya niya ang dalawa niyang kaibigan sa bahay at sinabing manunood sila ng adult movies o noong mga panahong iyon ay mas palasak ang salitang bold. At hindi nga siya nagkamali, agad na sumama ang mga ito. Pagdating sa kanila ay nagtimpla siya ng juice at pinainom muna ang mga kaibigan. At habang umiinom ng juice ay sinimulan niyang magkwento sa mga ito. Di naman naniwala ang mga ito at sinabing ang buong akala daw nila ay manunood sila ng bold. Sinabi naman niya na wala silang bala ng BHS na ganon. Agad naman sinabi ng isa niyang kaibigan na umarkila daw sila sa kilalang rentahan noong mga panahon na yon. Ngunit sinabi niyang wala siyang membership card at nasa kanyang ama. Dahil dito ay nagyayahan ng umuwi ang isa sa mga kaibigan niya dahil sa pagkadismaya at pagkaudlot sa planong panunood. Naisip naman niyang maya-maya ay parating na rin ang kanyang ina. Kaya pumayag na rin siya na umuwi na ang mga ito at sinabing sa susunod na lamang sila manunood. Nang nakaalis na ang kanyang mga kaibigan ay biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Agad naman niya itong binuksan sa pag-aakalang nanay na niya ang dumating. Laking gulat niya nang pagbukas niya ay si Melody ang bumungad sa kanyang harapan. Sa sobrang pagkagulat ay hindi siya nakapagsalita at nakagalaw sa kinatatayuan. Tinanong siya nito kung andyan na ba raw ang kanyang ina at magbabayad daw ito ng kanilang upa. Agad naman niya itong sinagot sa nauutal-utal at nanginginig pang boses na wala pa. Sinabi naman nito na pakibigay na lamang daw ang bayad at iniabot iyon sa kanya. Hindi niya masabi kung nakatingin ba itong nakikipag-usap sa kanya sapagkat kahit siya ay hindi makatingin kay Melody. Pag-abot niya ng bayad ay napansin niya ang kakaibang balat nito sa kamay kumpara sa braso at katawan nito. Muli na namang bumalik sa alaala niya ang kanya mga nasaksiyang pagbabago ni Melody. Kaya kinilibutan siya. Pagkatapos nun ay sinara na niya agad ang pinto. Kinagabihan nung nakahiga na siya sa kanyang kwarto ay narinig niya na tila may naglalakad sa kanilang bubungan. Ayon kay Bernard ay sigurado siyang hindi pusa iyon sapagkat mabigat ang mga yabag nito. Maya-maya ay narinig nila ang malakas na tinig ng matandang lalaki na umuupa sa isang kwarto na sinasabing andyan ka na naman, daanan mo ang asin dito sa amin. Narinig daw niya na tila tumakbo ang nasa bubong at narinig niya ang mga sanga ng katabing puno na sa imahinasyon niya tumalon ito dito. Dahil doon ay lumabas siya ng kanyang kwarto at lumipat sa kanyang mga magulang. Nakiusap siya na kung maaari ay doon siya matulog. Niloko naman ito ng ama at sinabing ang laki-laki na niya. Sinabi niyang doon lang daw siya sa lapag mahihiga. Nang mga mag-aalas 4 na daw ng madaling araw ay nagulat silang lahat at nagising nang marinig nilang nagkakaingay sa ibaba ng kanilang bahay. Noong una, akala daw nila ay nag-aaway lamang ang mag-asawang matanda. Ngunit nang pakinggan nila itong mabuti,
ay narinig nilang nag-iiyakan na rin ang mga anak nito. Kaya mabilis na daw silang bumaba. Pupungas-pungas pa daw siya nang marating ang kanilang pintuan. Nakita niya na inilalabas na ang matandang lalaki at isinasakay sa tricycle na nasa harapan ng bahay nila. Nakita pa niyang kasama ang nakibuhat at tumulong ang kanyang ama. Ayon sa mga anak nito, ay bigla lamang daw itong nahirapang huminga. Hinahawakan daw nito ang kanyang dibdib at tuluyan nangang nawalan ng malay. Pagbalik ng tatay ni Bernard sa kanilang pintuan kung nasaan siya nakamasid, ay agad niyang sinabi na si Melody marahil ang may gawa nito sapagkat sinigawan ito ni Mang Crispin kagabi nung nasa bubungan. Mabilis naman siyang sinaway ng ina, sinenyasan siyang tumahimik at sinabing baka may makarinig sa kanya. Ngunit nagpatuloy si Bernard at sinabing bakit ayaw daw siyang paniwalaan ng mga ito. Kaya mabilis siyang hinawakan ng ina sa braso at pumasok agad sila sa loob ng bahay. Nang nasa loob na sila ay tinanong siya ng ina kung bakit niya nasasabi ang mga ito. Agad niyang ikinuwento ang mga nasaksihan niya. Yun nga lang ay inalis niya yung parte na sinilipan niya si Melody. Nagsinungaling siya at sinabi lang niya sa mga magulang na nakita niya itong nagpalit ng anyo nang minsang mapadaan siya sa kwarto nila Melody at bahagyang nakaawang ang pinto. Nang usisain siya ng kanyang ama kung totoong lahat ang kanyang sinasabi, ay mariin niyang sinabi na totoong lahat iyon. Dagdag pa ni Bernard, ano naman daw ang dahilan at mapapala niya kung sisiraan niya si Melody. Ngunit sabi ng ama ay hindi pa rin iyon matibay na ebidensya. Nasabi naman ng ina na sana'y bumuti ang kalagayan ni Mang Crispin. Pagkatapos noon ay hindi na sila nakatulog. Ang mga magulang ni Bernard ay hindi makapaniwala sa mga ipinagtapat niya. Maya-maya ay naghanda na lamang ang kanyang ina ng agahan. Ang tatay naman niya ay nagsimula rin maghanda sa pagpasok nito sa kanyang trabaho. Naunang umalis ang mga magulang niya. Matapos niyang maisara ang pinto ng kanilang bahay, nang papaalis na siya, ay wala ang tricycle at hindi pa ito nakakabalik. Kaya hindi niya nagawa ang nakagawian niyang pananalamin dito. Pagdaan niya sa pintuan nila Melody, ay andun ito na tila nag-aabang. Dalawa ang pintuan ng mga kwartong pinaupahan nila. Bukas ang main door, habang sarado naman ang pintuan na may screen. At naroon ito. Nang mapasulyap siya dito ay nakita niya ang mahabang dila nito at dinilaan ang mga labi habang nakatitig ng matalim at nakakainsulto sa kanya. Dahil dito ay napatakbo si Bernard sa takot. Kinahapunan pag uwi niya ay nakita niya ang mga ilaw sa kwartong inuupahan nila Mang Crispin. Nakaramdam siya ng kaba at nang mapadaan na siya dito ay nalungkot siya. Wala na si Mang Crispin. Agad na pumasok sa isip ni Bernard na malupit pala talaga si Melody sapagkat pumapatay ito. Kinagabihan ay nakipaglamay silang mag-anak. Isa-isa na ring dumarating ang mga kapitbahay at mga kamag-anakan nila Mang Crispin. Pero sila Melody ay nanatiling nakasara ang pinto ng kanilang kwarto. Hindi rin ito sumilip man lang sa burol ni Mang Crispin. Kaya sinabi at ibinulong muli ni Bernard sa ina na totoo ang kanyang sinasabi. Tumango naman at sumang-ayon ang nanay nito sa kanya. Ngunit sinabi nito na sarilinin na lang daw muna nila at huwag ipagsabi kahit kanino. Nang mag-aalas 12 na ng hating gabi ay biglang umalulong ang mga asong naroon malapit sa burol. Narinig ni Bernard ang isang matandang babae na nakikipaglamay na naroon na paulit-ulit nitong binibigas ang salitang sibul-sibul. Sinabihan siya ng kanyang ina na mauna nang umuwi at matulog na sapagkat may pasok pa siya sa kinabukasan. Sumunod naman si Bernard sa utos ng kanyang ina. Pagakit niya sa kanyang kwarto ay laking gulat niya nang makita niya sa kanilang bintana na mayroong nakakabit na nung una ayon sa kanya ang pagkakakilala pa niya sa mga ganong uri ay halimaw. Mabilis siyang napasigaw at tumakbong pababa. Muling bumalik si Bernard sa lamay at agad na sinabi sa kanyang ina ang nakita. Kinalabit naman ng kanyang ina ang kanyang tatay
at sinenyasan itong sumunod sa kanila. Pag-akyat nila sa kwarto ni Bernard ay wala na doon ang aswang. Noong mga panahon na iyon ay naniniwala na ang kanyang mga magulang sa kanya sapagkat putlang-putla ito at nanginginig pa sa takot. Nag-usap sila mag-asawa tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin. Nagsabi naman si Bernard na narinig niya kanina ang isang matandang babae na paulit-ulit na binibigkas ang salitang sibul-sibul noong mga panahong umaalulong ang mga aso. Kaya naisipan niya na baka may alam ito. Lumabas sila ng bahay at muling bumalik sa lamay. Kakausapin nila ang matandang babae. Paalis na at uuwi na rin sana ang matandang babae nang abutan nila ito. Tinanong nila ito kung ano ang ibig sabihin ng sibul-sibul na binibigkas niya habang umaalulong ang mga aso kanina. Sumagot naman ang matanda at sinabing salitang waray daw iyon sa kanila pag may nararamdaman silang aswang o may palatandaan na andyan sila tulad ng pag-alulong ng aso ay binibigkas daw nila iyon ng paulit-ulit upang pangontra at itaboy ang mga ito. Ngunit ayon sa matanda, sa kaso niya ay hindi lang daw niya ito naramdaman kundi nakita pa niya. Diretsa na nilang sinabi sa matanda na nakakita ang anak nila ng aswang pag-akyat nito sa kanyang kwarto. Sinabi naman ng matanda na alam niya yon sapagkat nakita nga daw niya ito sa ilalim kanina ng kabaong na nakatitig at nakamasid sa kanilang anak. Nagulat naman ang mga magulang ni Bernard sa kanilang narinig. Sabi nila ay bakit wala naman daw silang nakita. Sabi ng matanda sapagkat wala naman daw silang panyo ng katulad ng nasa kanya at ipinakita niya iyon na nasa kanyang liig at puno iyon ng mga sulat na hindi pamilyar sa kanila. Sumagot naman si Bernard at sinabi niya na yung nangungupahan sa katabing kwarto ang aswang sapagkat nakita niya ang babae na nagpalit ng anyo. Sinabi ng matanda na ang nakita niya kanina ay lalaki. Sinabi naman nila na mag-asawa ang nakatira sa katabing kwarto. Sinabihan sila ng matanda na magsabit ng bawang sa kanilang mga dingding, sa bintana at ganun din sa kanilang bulsa. At maya-maya'y bigla na namang umalulong ang mga aso, kaya paulit-ulit na namang binigkas ng matanda ang mga katagang sibul-sibul at sinabing narito sila. Ilang sandali pa ay bigla nitong iniabot at ipinahawak sa mga magulang ni Bernard ang panyo at biglang napasigaw ang mga ito sapagkat nakita nila ang mag-asawang aswang na nakatayo ngunit bahagyang mga nakayuko at nakanganga na naglalaway kahit nakita din nila ang mga matutulis ng ngipin nito na talaga namang nakakatakot at naroon sila sa pinaparadahan ng tricycle na nakatanaw sa kanila. Sa takot ay agad nilang binitawan ang panyo ng matanda. Nagtataka namang nagtanong si Bernard kung bakit, ngunit sinabi ng mga magulang na mamaya na lamang daw nila sasabihin. Kinaumagahan ay hindi na muna nila pinapasok si Bernard. Nagpasya ang mga magulang ni Bernard, nakakausapin sila Melody. Paalisin na nila ang mga ito. Paglabas nila ng bahay ay naabutan nila si Melody na bumibili ng inilalakong itluga na manok. Sinabi ng nanay ni Bernard kung pwede ba itong makausap. Tinanong naman siya nito kung tungkol saan. Sumagot naman ang tatay ni Bernard at sinabing alam na niya marahil kung tungkol saan. Ngunit sarkastiko nitong sinabi na hindi niya alam kung ano ang sinasabi nila. Pagkatapos ni Melody makabili at nang wala na ang tindero ng manok, ay sinabi nitong doon nila sa loob ng bahay pag-usapan. At binuksan nito ang pintuan at pinapatuloy sila. Nagkatinginan ang mga magulang ni Bernard, natakot ang mga ito. Sinabi nila na doon lang daw sila sa may pinto. Nagsalita si Melody at sinabing, di naman sila pumapalya sa pagbabayad ng upa. Kaya walang dahilan para paalisin sila. Sinabi ng mga magulang ni Bernard na lubha na daw silang nababahala sa kaligtasan ng kanilang anak. Sinabi ni Melody na tahimik daw silang mag-asawa.
At hangga't maaari ay ayaw daw nilang magkaroon ng kaugnayan sa mga karaniwang tao. Sinabi pa nito na gumagalaw lamang daw sila sa paraang inaakala nilang tama. Dagdag pa nito, sumobra ang kapilyuhan ng kanilang anak at sinabi niyang lubasang nabastusan dito. Muling nagkatinginan ang mag-asawa at naguguluhan sa mga sinabi ni Melody. Kaya't nagpatuloy ito at sinabing hindi ba niya sinabi sa inyo na sinilipan niya ako habang naliligo? Tingnan niyo ang sahig ng kwarto niya para malaman niyo. At tungkol naman dito sa katabi namin, tama ba naman na sigawan niya ang asawa ko at insultuhin nang sabihang daanan ang asin sa kanila samantalang wala namang ginagawang anuman ang asawa ko? Pagpapatuloy pa nito. Sabi pa ni Melody, huwag kayong mag-alala, hindi namin nakagawi ang kumain ng tao, sabi nito. Sabay dampot sa bagong bili na karninang manok at kinagat iyon. Napalunok na lamang ng laway ang mag-asawa sa kanilang nakita habang tumutulo-tulo pa ang dugo sa gilid ng bibig nito pababa sa kanyang leeg. Paalis na sana ang mag-asawa sapagkat hindi na nila kayang masaksihan pa ang mga ginagawa nito nang muli ito magsalita at sinabing mabuti kaming kapitbahay at kaya naming patunayan yan. Sabihan nyo ang inyong anak na personal na humingi ng tawad sa akin at magpaumanhin. Hindi na sumagot pa ang mag-asawa pero pagdating nila sa bahay ay agad na kinumpronta nila ang kanilang anak at ipinamukha dito ang maling ginawa. Pinagalitan nila iyon at sinabihang humingi ng tawad kay Melody at mga kung hindi na siya uulit. Hiyang-hiya naman si Bernard nang malaman niyang nalaman na pala ng kanyang mga magulang ang kalokohang ginawa niya. Pumuntang muli ang nanay ni Bernard kay Melody at niyaya iyon sa kanilang bahay. Sumama naman ito. Pagdating nila doon ay nakaupo sa sofa si Bernard at tatay nito sa sala. Nung una, hindi magawang tumingin ni Bernard kay Melody. Hiyang-hiya siya dito. Nang makahugot ng lakas ng loob, ay agad siyang humingi ng tawad dito at nangakong hindi na uulit. Tinanggap naman ni Melody ang paghingi ng tawad nito. Matapos iyon ay naging tahimik naman na ang kanilang lugar at napatunayan nga nila na mabuting kapitbahay ang mga ito. Umalis lang daw ang mga ito at lumipat ng tirahan matapos madistino sa ibang lugar ang asawa ni Melody. Ngayon ay may pamilya na rin si Bernard at kasalukuyan nagtatrabaho sa Dubai. Ayon kay Bernard, ang tanging gumugulo lang daw sa kanyang isipan hanggang ngayon ay kung paano ni Melody na panatili ang kanyang balakyot na kagandahan. May mga taong sadyang hindi naniniwala sa mga kababalaghan, lalo pa nga't patungkol sa tinatawag na mga aswang. Ang karamihan ay ipinagkikibit-balikat lamang ito. Ang iba naman ay ginagawa pang ang katatawanan lamang ang mga bagay ukol dito. Ang atin pong tampok na kwento sa pagkakataong ito ay ibinahagi rin po ng isa nating masugid na taga-subaybay na tatawagin natin sa pangalang Glenn. At ito ay pinamagatan po nating ang Manilenyo. Nag-aaral pa lamang daw sila sa high school ay magkaibigan na si Glenn at Louie. Pareho silang laking Maynila. At kahit na magkaiba na ang paaralang pinapasukan nila nung mag-college ay regular pa rin silang nagkikita at nagkakasama sa mga kasiyahan na nung mga panahon na iyon ay masikat sa tawag na gimmick. Sa kanilang mga umpukan sa inuman ay paminsan-minsang nagagawi ang kanilang mga kwentuhan ukol sa mga misteryo at kababalaghan. Ang iba ay naniniwala ukol dito. Ang iba naman ay skeptical. At isa na nga doon ang matalik na kaibigan ni Glenn na si Louie. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan.
kahit na nang makatapos na sila ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo at hanggang makapag-asawa na nga si Glenn, ay madalas pa rin silang magkasama. Kung minsan ay si Glenn ang pumupunta kanila Louie, pero mas madalas na si Louie ang bumibisita kanila Glenn. Madalas ay nag-iinuman silang dalawa sa bahay nila Glenn sa tuwing pupunta doon si Louie. Masaya sila kahit na dalawa lang silang palagi. Marami silang pinag-uusapan. Mga nakaraan nila nung nag-aaral pa sila. Mga katatawanan sapagkat parehong palabiro ang dalawa. At kadalasan sa huli ay nauuwi ang kanilang usapan sa mga kababalaghan at misteryo. Sapagkat si Glenn kahit na laking Maynila ay madalas na nagbabakasyon sa probinsya ng kanyang ina, kaya nakaranas na siya ukol sa mga bagay na ito. At ang napangasawa niya ay taga roon din na meron ding karanasan tungkol sa mga aswang katulad niya. Pero si Louie ay hindi talaga naniniwala sa mga bagay na ito. Ayon pa sa kanya, ay katang-isip lamang daw ito at ginagawang panakot ng matatanda sa mga bata. At tulad nga ng marami, ang paninindigan ni Louie ay to see is to believe. Nung minsang magbakasyon sila Glenn kasama ang kanyang mag-ina upang doon magbagong taon sa probinsya, ay niyaya niya si Louie. At laking gulat niya nang magpa siya itong sumama. Tawid dagat ang kanila Glenn, kaya masaya siya nang malamang sasama ang kanyang matalik na kaibigan. Ayon kay Louie ay di pa niya nararanasang pumunta ng ganong kalayong lugar. At sa totoo lang pag-aamin niya ay hindi pa rin daw siya nakakasakay ng barko. Kaya nga nung bumabiyahe na sila sa dagat ay nagaya ito na uminom sapagkat ayaw nitong matulog dahil sa natatakot ito na baka magkaroon ng aberya sa barko. Kaya nagpunta sila sa itaas ng barko at naupo sa mga upuang naroon at nag-inuman silang dalawa hanggang sa makarating ang barko sa pier. Sasakay pa sila ng jeep at maglalakad pa ng malayo papunta sa bahay ng asawa ni Glenn. Doon sila magbabagong taon. Pagbaba nila ng jeep, mga 50 hakbang mula sa kalsada ay mga kamag-anak na ni Glenn. Dumaan sila sa isang pinsan nito at nagpasya silang magpahinga na muna doon. Napagpasyahan nilang pagkatapos na ng tanghalian sila aakyat at dediretso sa bahay ng mga magulang ng asawa ni Glenn. At dahil sa nalaman na ng mga kaanak ni Glenn na dumating siya, ay unti-unti nang napuno ang bahay ng pinsan nito. Isa-isang nagdatingan ang mga pinsan na tsuhin niya. At maya-maya ay isang pinsan niya ang may dala na ng tuba at nagkayayaan na ang mga ito na uminom. Agad namang nagpabilis si Glenn at Louie ng 2 case na beer. Nagkatay na rin ng manok ang pinsan ni Glenn at inilabas ang natirang ginataang bayawak nung nagdaang gabi para sa kanilang pulutan. Doon pa lamang ay masayang masaya na si Louie, lalo pa nga sa ganda ng tanawin sapagkat talagang bulubundukin dito. At ramdam na ramdam mo na malapit ka talaga sa kalikasan na ibang iba sa Maynila na puno ng maitim at mababahong usok at walang katapusang ingay. Matapos makapananghalian ay nagpaalam ang asawa ni Glenn sa kanya na mauuna na ito sapagkat sabik na rin siyang makita ang mga magulang. Kaya't pinakiusapan niya ang anak ng pinsan na ihatid at samahan ang kanyang asawa at anak sa bahay ng biyanan. Sapagkat ginaganahan na ang mga ito sa kanilang pag-inom at sinabing susunod na lamang sila. Nang mag-aalas 3 na ng hapon ay isa-isa na rin nag-uuwian ang mga pinsan ni Glenn na naroon. 3 na lamang silang naiwan, si Glenn, ang isang pinsan nito at si Louie. Dahil sa nalibang na sila ay hindi nila namalayan ang bilis ng oras. 5 na ng hapon na magpasya sila Glenn na sumunod na sa bahay ng biyanan. Nagsabi ito sa pinsan na kung maaari ay hihiramin nila ang kabayo nito. Agad naman itong pumayag at sinabing madadaanan nila iyon at kunin na lamang niya upang masakyan. Pasado 5 na nang magsimula na silang lumakad ni Louie.
Pagdating nila sa itaas ng bundok ay natagpuan nila ang kabayo kung saan sinabi ng pinsan niya na ito ay nakatali. Sinakyan nila iyon. Nag-aagaw na ang dilim at tiwanag ng mga pagkakataong iyon at malayo pa ang kanilang lalakbayin. Nang nangangalahati na sila at may kadiliman na, ay nadaanan nila ang bahay ng isa sa kamag-anak ni Glenn. Nakiusap siya na kung maaari ay iiwan muna nila ang bag ni Louie na naglalaman ng mga damit nito sapagkat nakakaabala ito sa kanila habang nakasakay sa kabayo. May mga 10 minuto pa lang di umano sila na tinatahak ang daan mula sa bahay ng kamag-anak ni Glenn ay biglang natigilan ang kabayo at ayaw na nitong tumuloy sa paglakad. Umaatras ito. Maya-maya pa ay tila gusto na nitong dumapa. Pinalo daw ito ng pinalo ni Glenn ngunit ayaw talagang dumiretso. Nang bigla daw nahulog si Louie at nadala naman si Glenn nang mapakapit ito sa kanyang bewang. Pagbagsak nila ay nakita nila ang kabayo na mabilis na tumakbong palayo pabalik. Nang mga pagkakataong iyon ay hindi na maganda ang kutob ni Glenn. Maya-maya ngay narinig na raw niya ang huni ng aswang. Sinabihan naman niya si Louie na nung mga panahong palang iyon ay kanina pa pala ito takot na takot dahil sa may kadiliman ang kanilang dinaraanan at napakaraming puno. Nang umabanti sila sa paglakad ay naaninaga nila ang isang imahe ng tao. Agad niya itong binati at nagmagandang gabi dito. Medyo napanatag siya ng kaunti. Ngunit laking gulat daw nila nang tuluyan na nila itong makita. Bagya daw itong nakatuwad na nakaharap sa kanila. At nangingintab daw ang katawan nito sa tila langis na ipinahid dito. Dahil sa di karaniwang postura ng imahe na kanilang nakita, ay bigla daw niyang sinabi na takbo. At mabilis nga silang tumakbo pabalik habang sumisigaw ng tulong. Hindi na raw nila nilingon pa ang nakita nila upang alamin kung sumusunod ba iyon sa kanila. Ang tangi daw nasa isip nila ay ang makalayo dito. Bago pa nila masapit ang bahay ng kamag-anak ni Glenn, ay nakasalubong na rin nila ang mga ito na may dalang Petromax, kaya lumiwanag na bigla at may nakasukbit na rin itong itak sa kanyang bewang. Agad niyang sinabi at inilarawan ang kanilang nakita. Sinabi naman ng tiyuhi ni Glenn na marahil ay si Isming yun. Si Louie naman nang tingnan niya ay namumutla ito at hindi nagsasalita. Nang tanungin niya ito kung okay lang ba siya, ay napamura ito at nasabing totoo pala ang mga aswang. Sumagot naman agad ang tiyuhi ni Glenn at sinabing wala pa daw ang naranasan nila. Ayon pa dito, 2 buwan pa lamang daw ang nakakaraan nang biglang makunan ang manugang nito. Nagising na lang daw ito isang madaling araw na dinudugo. At nang dalhin nila ito sa pagamutan, ay wala na raw ang bata at sinabing nakunan daw ito. Dahil sa nangyari ay doon na sila pinatulog ng kanyang tiyuhin. Kinaumagahan matapos makapagkape ay nagpaalam na sila sa kanyang tiyuhin at pumunta na sa bahay ng kanyang mga biyanan. Pagdating nila sa bahay ng mga magulang ng asawa ni Glenn, ay agad siyang tinanong nito kung bakit inumaga na sila. Agad naman niyang sinabi dito ang naranasan nila nung nagdaang gabi. Kapareho ng tiyuhi ni Glenn ay agad na sumagot ang biyanan nitong lalaki at sinabing malamang ay si Isming daw iyon. Pagkatapos nila makapananghalian ay nagpasya silang mamasyal sa isang talon malapit sa bahay ng kanyang mga biyanan. Papunta pa lamang daw sila doon nila Louie kasama ang 2 niyang bayaw ay may nakasalubong silang isang matandang babae na kasama ang apo nito. Nagmaayong adlaw daw ang mga bayaw niya dito na isang pagbati na ang ibig sabihin ay magandang araw. Gumanti naman daw ito ng pagbati. Tinanong daw ng mga bayaw ni Glenn kung ano ang dala nilang nasa sako. Sinabi naman nito na mga kamote daw iyon. Ngunit tila malansa ang amoy nito. Nakikipag-usap naman daw ito ngunit hindi ito tumitingin sa kanila. Nakatawag pansin daw ayon kay Glenn ang nakaperdible sa blusa nito
na isang krus na yari sa kahoy na nakabaliktad. At may mga ukit pa daw ito na nung tingnan niyang mabuti ay isang ahas. Pagkatapos daw ng maikling pag-uusap na iyon ay dumiretso na ang mga ito. Tinanong ni Glenn ang mga bayaw kung sino iyon. Sinabi naman ang mga ito na yun di umano si Isming. Ewan daw niya pero bigla siyang kinilabutan sa narinig. Bigla naman nagtanong ang kaibigan nitong si Louie na kung yun ba yung Isming na sinasabing aswang. Mabilis naman agad na sumagot ang mga bayaw ni Glenn ng oo at nagkatawanan pa ang mga ito. Kinagabihan dahil sa manginginom ang biyan ng lalaki ni Glenn ay napagpasyahan nilang uminom. Lima daw sila nag-iinuman, ang kaibigan niyang si Louie, ang biyanan nito at dalawang bayaw na mga nakababatang kapatid ng asawa ni Glenn. Nang bigla daw bumulong ang biyan ng lalaki ni Glenn at sinabi sa kanilang mayroong aswang. Mabilis na kinuha ng kanyang mga bayaw ang kani-kanilang itak, hinugot iyon at ikiniski sa bibig ng lagayan nito na lumilikha ng nakangingilong tunog. Narinig naman daw nila nagpapalipat-lipat ito ng pwesto na tila umiikot sa bahay at mas nagalit pa daw ito. Bigla daw nagsalita ang biyanan niyang lalaki at binanggit ang pangalan nito at sinabiang hindi sila natatakot sa kanya. Ngunit nagpatuloy daw ito sa kanyang ginagawa at rinig nilang malinaw ang mahinang huni nito. Si Glenn naman at ang kaibigan niyang si Louie ay nakikiramdam lamang at nakikinig. Nang ayaw pa rin daw nitong tumigil ay sinabihan daw ito ng kanyang biyanang lalaki na pupuntahan ito sa kanyang bahay at babalik ta rin ang panggatong na nasa kanilang saingan. Matapos daw iyon ay agad daw na tumahimik at nawala ang huni nito. Nang maubos nila ang kanilang inumin ay natulog na rin daw sila. Kinaumagahan ay laking gulat nila nang makita na wala nang isang bahagi ng kanilang bubong na pawid at alam na nila kung sino ang may gawa noon sapagkat wala namang malakas na hangin nung nagdaang gabi. At ilang bagyo na nga rin daw ang dumaan ay hindi naman daw ito basta-basta matutuklop ng ganun lamang kung hindi talaga sasadyain. Sabi ng biyanan ni Glenn, ay agresibo ito sapagkat nung unang makita marahil sila ay natakam ito sapagkat may bisita sila na taga Maynila. At nang makita itong muli nung nagdaang araw nang papunta sila sa Talon ay lalong tumindi marahil daw ang pagnanasa nito. Kaya inaasahan na daw talaga na magpapabalik-balik ito at susubuking aswangin si Louie. Dahil sa mga narinig ay natakot na luba si Louie at nagyayaya na itong umuwi at bumalik sa Maynila. Biniro naman ito ng kaibigan at sinabing akala niya ay hindi ito naniniwala sa mga aswang. Sumagot naman ito at sinabing dati raw iyon. Pero ngayon ay naniniwala na siya kaya umuwi na daw sila sa Maynila. Muli naman itong biniro ni Glenn at sinabing di ba Manilenyo ka? Bakit ka naniniwala sa aswang? Pabiro din itong sumagot at sinabing sa mga naranasan daw niya ay probinsyano na daw siya at hindi na daw siya isang Manilenyo. Maraming krimen ang nagaganap sa araw-araw. At ang iba dito ay karumal-dumal na may mga pagkakataong hindi nakikilala at nahuhuli ang may gawa nito. Ang kadalasang konklusyon agad ay mga kriminal, mga masasamang loob o di kaya'y lango sa ipinagbabawal na gamot ang may gawa nito na kung iisipin ay tama nga naman sapagkat mga gayong uri lamang ng tao ang makagagawa nito. Ngunit may mga katanungang umuusbong ukol dito. Sa lahat nga ba ng pagkakataon ay gayong mga uri ng tao ang may gawa nito? Tao nga ba at hindi aswang? Lango ba at nasa impluensya ng droga o nasa impluensya ng pagiging aswang? Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay ibinahagi po ng isa nating masugid na taga-subaybay.
na tatawagin nating si Wilfredo. At ito ay pinamagatan po nating nang inanay ang haligi ng tahanan. Ayon kay Wilfredo ay ilang taon pa lamang ang nakalilipas nang masaksihan niya ang ayon sa kanya'y pinakakarumalduman na pangitaing kanyang nasaksihan sa buong buhay niya. Dagdag pa niya ay ayaw daw niya sanang maalala pa at balikan ang mga nakakakilabot na tagpong iyon. Ngunit dahil sa lubos daw siyang humahanga sa atin pong pagtatanghal at programa, ay napagpasyahan niyang ibahagi ang kanyang karanasan at naisip niya na tila baga katungkulan niya na ipaalam ito sa atin. Naayon pa sa kanya ay hanggang sa ngayon ay nakakaramdam pa rin siya ng lungkot habang isinasalaysay niya ito sa inyo pong abang lingkod. Noong mga panahon daw na iyon ay nasa probinsya pa siya. Lima daw sila magkakapatid lahat. Tatlo sila na nasa piling ng kanyang ama at dalawa naman ang nasa pangangalaga ng kanyang ina. Magkahiwalay na daw ang mga ito sapagkat madalas daw na nag-aaway dala na rin ang kahirapan ng kanilang pamumuhay. Pangalawa si Wilfredo sa kanilang magkakapatid. Ang panganay nila ay itatago natin sa pangalang si Alfred. At ang isa pa nilang kapatid na naiwan sa kanilang ama ay si Nika, na siyang pinakabunso sa kanilang lahat. Noong mga panahong iyon ay ginagawa nilang magkakapatid ang lahat para makatulong sa ama para mairaos ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Malimit nga daw ay lumiliban sila sa kanilang klase para lamang makatulong sa kanilang ama. Nakita naman nila ang pagsusumigasig at pagsisikap nito. Isa lang daw ang nakagawian nito at matatawag na bisyo. Yun ay ang pag-inom ng gin sa hapon. Sapagkat ayon naman kay Wilfredo, ay karaniwan na lang daw iyon sa kanilang probinsya na matapos ang maghapong paggawa ay makikita mo nagkakayayaan na ang mga kalalakihan at maya-maya ay magtutumpo ka na para mag-inuman. Yun lang daw ang masasabing libangan ng mga ito. Maliban daw doon ay wala naman ang ibang pinagkakaabalahan pa ang kanilang ama. Hindi daw ito nagsusugal at naninigarilyo. Lalong-lalo na ang sumubok ng ipinagbabawal na gamot na ayon pa sa kanya ay tila hindi naman niya napapansin ang presensya ng ipinagbabawal na droga sa kanilang lugar. At pagkatapos naman daw nitong uminom, mga mag-aalas 8 ay darating na ito sa kanilang bahay at matutulog na. Masipag daw ang kanilang ama at paglalarawan pa niya ay mabait ito at uliran naman sa kanila. At sa halos isang taong paghihiwalay nila ng kanyang ina ay tila tanggap naman na daw ito ng kanilang ama. Nagsimula lang daw na mapansin niya ang tila pagbabago nito nang minsang umuwi mula sa inuman. Sa halip daw na dumiretso ito sa higaan ay naupo daw ito sa mahabang upuang kahoy na nasa tabi ng kanilang bintana at tila may tinatanaw sa malayo. Paminsan-minsan ay tatayo daw ito, lalabas at titingala sa langit na parang namamanga ito sa liwanag na nagmumula sa buwan. At pagdakay babalik na muli sa upuan at titingin muli sa malayo. Ilang ulit daw na ganun ang ginagawa nito hanggang sa nakatulugan na niya. Kinaumagahan ay pumasok daw sila ng bunso niyang kapatid na si Nika sa paaralan. Habang ang kuya nilang si Alfred ay muli na namang lumiban sa paaralan at nangahoy upang may maipagbiling panggatong sa pamilihan. Ang tatay naman daw nila ay maaga pang umalis at pumunta na sa nagpapakopra. Doon ito ngayon nagtatrabaho ng mga ilang araw na. Nang nasa daan na daw sila magkapatid ay nakakita sila ng mga balahibo ng manok sa gilid ng daan. Naisip niya na may nag-osyoso na naman sa kanilang mga manok. At sa di kalayuan ay nakita nga nila ang isang patay na manok na wala na ang malaking bahagi ng katawan nito. Ang tanging naiwan na lamang daw dito ay ang paa at ang pinakagilid ng isang bahagi nito sa may gawing pakpak at ang ulo nito. Dahil sa nakita ay naisip niya na baka aso o di kaya'y malaking bayawak ang may gawa nito. Matapos daw iyon ay dumiretso na silang magkapatid sa paaralan. Kinagabihan, pagdating ng tatay nila ay kumain daw ito
na ipinagtaka naman nila sapagkat hindi nito iyon nakagawian. At napansin nila na tila gutom na gutom ito na halos isubsob na daw ang kanyang muka sa kinakain. Makalat daw at nagtatalsikan ang pagkain mula sa plato nito. Na agad naman daw nitong sinisimot ang mga natatapon sa lamesa nilang kawayan. Nagtanong pa nga daw ito kung mayroon pa daw bang makakain. Nang sabihin nilang wala na at iyon nang lahat, ay nagalit daw ito at mabilis na lumabas ng bahay. Iniligpit na lamang daw nila ang pinagkainan nito at natulog na sila. Nang magising daw siya ng madaling araw na makaramdam ng pagkaihi, ay lumabas siya ng bahay sapagkat wala daw silang palikuran. Pagbalik niya ay napansin niyang wala pa rin daw ang tatay nila sa hinihigaan nito. Hindi pa rin ito nakakauwi. Kaya bumalik na siya sa kanyang higaan. Di daw nagtagal ay nakarinig siya ng tila aso na nasa labas ng kanilang bahay. Nagtaka daw siya sapagkat wala silang alagang aso. Ang kaisa-isa nilang aso ay kinatay na magdiwang ng kaarawan ang bunso nilang kapatid na si Nika. 2 buwan na ang nakakaraan. Naisip niya na ito marahil ang pumatay at kumain sa alaga nilang manok na nakita niya sa gilid ng daan. Ngunit dahil sa antok na nararamdaman, kaya ipinagwalang bahala na lamang niya ito. Kinaumagan ay nagulat siya pagbangon nang makita ang ama na natutulog at hindi pa ito nakakaalis. Sinabi naman ng kuya niya na hindi daw ito magtatrabaho noong araw na iyon sapagkat masama daw ang pakiramdam nito. Napansin ni Wilfredo na may mga balahibo ang maong na shirt ng tatay niya. Nang lumapit siya dito ay napansin niya na balahibo iyon ng kambing. Naisip niya na baka itinuloy nito ang pakikipag-inuman at nakipulutan ng makulangan ito sa pagkain noong nagdaang gabi. Sumagi din sa isip niya na marahil ay tumulong ito sa pagkatay ng kambing. Naisip niya na baka may idadaos na handaan ang araw na iyon. Kadalasan kasi ay madaling araw pa lamang ay kinakatay na ang mga hayop na ihahanda kapag may okasyon sa kanilang lugar. Magkakasama silang 3 magkakapatid na nangahoy na mag-aalas 11 na ay umuwi sila upang magsaing para sa kanilang tanghalian. May dala na rin silang 3 piraso ng nyog at iyon ay kukudkurin nila, lalagyan ng asin at siyang iuulam. Pagdating nila ay wala na ang kanilang ama. Naisip nila na marahil ay nagpunta na iyon sa handaan. Matapos makapagtanghalian ay nagpahinga lamang silang sandali at muling bumalik sa pangangahoy. Nang makaipo na sila ng sapat ay umuwi na sila sapagkat magdidilim na rin. Nang 8 pasado na ay dumating daw ang tatay nila. Tapos na silang makapaghapunan ng mga panahon na iyon at masaya nagkukwentuhan ng kanyang mga kapatid. Galit daw ito at namumula ang mga mata. Ang buong akala nila noong unay may kaaway ito. Humingi daw ito ng pagkain ngunit nangainan daw nila ito ay tinapon iyon at nagwala. Umiiyak na daw ng pagkakataong iyon ang bunso nilang kapatid dahil sa sobrang takot sa nakikitang inaasal ng kanilang ama. Nagsabi daw ito kung meron daw bang iba. Nang sumagot daw ang kanyang kuya Alfred at sabihing wala na at iyon lamang, ay bigla daw nitong dinaluhong ito at kitang-kita daw niya na bigla nitong kinagat ang kuya nila sa leeg. Pilit daw niyang inaawat ang ama habang ang bunso nilang kapatid ay panayang iyak sa isang sulok. Nakita na rin niyang panay na ang tulo ng luha ng kanyang kuya kasabay ng pagtulo ng dugo nito mula sa leeg. Panay daw ang sigaw nito ng wag at tama na po at humihingi daw ito ng tulong sa kanya. Nagpupumiglas din daw ito upang makawala ngunit tila napakalakas daw ng kanilang ama. At laking gulat daw niya nang bigla daw nitong tangayin ang kuya niya na parabang isang manok na tangay-tangay ng isang malaking aso. Hindi daw siya makapaniwala sa mga nangyari, napakabilis daw at lubang hindi nila inaasahan. Ayon pa kay Wilfredo, ay parang ibang nila lang at hindi tatay nila ang kanilang kasama at nakikita ng mga panahon na iyon. Sapagkat bigla daw nag-iba ang itsura nito at ikinikilos. Dagdag pa niya, ay sinong ama naman daw na nasa wastong pag-iisip
ang gagawa ng ganon sa sarili niyang anak. Wala na raw siyang nagawa nang tuluyan na nitong tangayin ang Kuya Alfred niya. Mabilis daw niyang isinarang mabuti ang pinto ng kanilang bahay at nagtago sila sa ilalim ng papag ng kanyang kapatid. Kinaumagahan ay maaga pa ay nandoon na raw ang kanilang kapitan kasama ang ilang mga pulis at mga taga-roon sa kanila. Hinahanap ang tatay nila upang ipagbigay alam ang nangyari sa kanyang kuya. Nalaman niya sa mga ito na patay na ang kuya nila. Kaya agad niyang sinabi sa mga ito na ang tatay nila ang kasama nito nung gabing nagdaan. At sinabi pa niya na tatay nila ang pumatay sa kanilang kuya. Nakiusap siya na samahan siya sa lugar kung nasaan ang kuya niya. Pagdating sa lugar ay kitang-kita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang kuya. Halos may hiwalay ang ulo nito sa kanyang liig. Dahil dito ay agad na tumulo ang kanyang mga luha. Awang-awa siya sa sinapit ng kanyang kuya na mga kasalukuyang iyon ay nakadapa sa gilid ng isang malaking puno. Ang isang braso nito ay halos buto na lamang ang natira. Malalalim din ang mga sugat nitong tinamo sa likod. Halos maubos naman ang balat nito sa kanyang likuran. At ang isa pang katakataka ay wala na rin itong dugo. Kaya naisip niyang kinain ito ng kanilang ama. At dahil na rin sa nakita niyang kinikilos nito noong nagdaang gabi. Na magtanong ang mga pulis sa kanya ay sinabi niya ang mga natatandaan niyang pangyayari. Habang isinasalaysay niya sa mga pulis ang mga nangyari ay hindi talaga niya maiwasang hindi maiyak at muling bumabalik ang mga magagandang alaala nila ng kanyang Kuya Alfred na sadya namang napakabait at ayon pa sa kanya ay wala na siyang mahihiling pa bilang isang kapatid. Ngunit lumabas sa imbestigasyon na nagkaroon daw ng problema sa pag-iisip ang kanilang ama dahil di umano dulot ng matinding depresyon at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang kanilang ama. Nang malaman naman ito ng kanilang ina, ay kinuha na silang magkapatid nito. Hindi naman na nagsalita pa si Wilfredo matapos lumabas ang pagpapaliwanag at imbestigasyong isinagawa ng mga nagpapakilalang eksperto. Ngunit para sa kanya ay malinaw ang mga nasaksihan niya nung gabing iyon at alam niya sa kanyang sarili kung ano ang totoong nangyari.